Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa oral notice of dishonor. Ito po ang katanungan. Ako ay nagbebenta ng mga construction materials. Dahil nga may krisis ngayon, may isa akong kliyente na nagbayad ng 2 post-dated check. Ngunit nung idideposito ko ang cheque, tumalbog ang mga ito. Tinawagan ko siya at sinabi ko na tumalbog ang mga cheque. Nangako siyang babayaran niya noong nakaraang buwan. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin. Iniisip kong magsampa ng kasong BP-22 sa korte. Bukod sa mga tumalbog na cheque bilang ebidensya, sapat na ba na ipaalam ko sa kanya orally ang tungkol dito? Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan, para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Ang sagot sa iyong katanungan ay hindi po. Sinasabi ng Korte Suprema sa kasong Dico versus Court of Appeal sa GR number 141669 noong February 28, 2005 na pinunentihan ni Honorable Former Justice Minita Chico Nazario na kinakailangan may ipadalang notice of dishonor sa gumawa o drawing ng cheque at personal na natanggap niya ito upang maging liable sa ilalim ng batas ng BP-22. Hindi sapat ang oral notice. To hold a person under BP-22, the prosecution must not only establish that a check was issued and that the sum was subsequently dishonored, it must further be shown that the accused knew at the time of the issuance of the check that he did not have sufficient fund or credit with the drawing bank for the payment of such check in full upon its presentment. In such much as this element involved a state of mind of the person making drawing or showing the check, which is difficult to prove under Section 2 of BP-22, creates a prima facie presumption of such knowledge. The presumption of or prima facie evidence as provided in this section cannot arise if such notice of non-payment by the drawing bank is not sent to the maker or drawer, or if there is no proof as to when such notice was received by the drawee, since there would simply no way of reckoning the crucial 5 days period. A notice of dishonor received by the maker or the drawee of the check, if thus indispensable before a conviction can ensure, the notice of dishonoring may be sent by the offended party or the drawing bank. The notice must be in a written, a mere oral notice to pay a dishonor check will not suffice the lack of written notice in a fatal form of prosecution.
So malinaw sa batas na nakasaad na kailangan may notice of dishonor. Dapat sumulat kayo at dapat ito ay natanggap ng personal ng inyong inireklamo. Dahil kung oral lang po, pagsasabihan lang po ninyo, hindi po siya tatanggapin ng korte. At sa ayon sa batas, dapat ay written notice of dishonor ang ibigay mo sa kanya at dapat ito ay personal niyang matatanggap. Para po wala kayong maging problema sa kasong isasampa sa kanya. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan. At sa pagkaintindi ko po nito, pwede pong maiba ang opinyon kung may ibang maidadagdag na impormasyon. Mas mainam pa rin po na personal kayong kumonsulta sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayo sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po ay isalaysay ninyo ng detalyado at buo ang inyong suliranin para po mabigyan ko kayo ng maayos na gabay at solusyon. O kaya pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng aking bagong video na i-upload. Doon lang po kayo magko-comment para sa inyong mga katanungan, para doon po ako kukuha ng mga tanong na aking sasagutin sa mga susunod na episode ng aking channel. Muli, maraming salamat po sa lahat-lahat. Libre po ito. Huwag po kayong mag-hesitate na magtanong sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot.